Sugatan sa Pamaril ang dating teen star na si John Wayne Sase. Nasumuko na sa offline tukhang nito lamang si Tiyembre. Patay naman ang kanyang kaibigan. Saksi si Evel Sumangi. Menor de edad pa nang maaresto noon ang dating aktor na si John Wayne Sase dahil sa umunoy pambabato sa isang bahay sa Pasig. 10 taon ang nakalipas. Sumuko ang ngayon 27 anyo sa offline tukhang kasama ang kaibigang si Eric Sabino alias Eric Mata. Pasado alas 11 kagabi, pareho silang pinagbabaril ng dalawang lalaking magkaangka sa motorsiklo sa Kanyogan, Pasig. Patay si Mata, sugatan si Sase. Sa katawan, mayroon silang mga tama ng katawan. Sa si John Wayne naman, may isang tama ng bala sa kanyang bewang parting kaliwa. 5 basyon ng kalibre 45 at isang deformed bullet ang narecover sa crime scene na tambayan umano ng grupo ni Sase. Wala pang impormasyon para matukoy ang mga suspect. Pero dahil kasusuko lang sa offline tukhang, hindi iniaalis ng pulisya na may kinalaman ng pagbaril sa illegal na droga. Itong si Eric Sabino, base ron sa ano nila, sa barangay nila, ano yan, kasama sa watchlist ng ano natin, okay. Ng, sa drug personalities natin. Dati na rin siyang reported user doon sa barangay nila. Ang dalawa, dagdag lang sa damaraming bilang ng kinatok sa offline tukhang na binabaril ng mga hindi kilalang suspect ilang araw matapos sumuko. Matagal lang nakukwestiyon ang kaligtasan ng mga nalalagay sa listahan. Kung hindi nilista yung anak ko, hindi nagsisigrasya yan! At kung nire-revalidate ba ito tulad ng dalawang drug list na inilabas ng Pangulo na napatunayang may mga pagkakamali. Hindi lang mga naililista, pati sa pag-aresto may mga nagkakamali. Tulad ng dalawang foreigner na sina Jeremy Eaton at Damon Berg. Ayon sa pulisya, pareho silang naaktuhang nagbebenta ng ecstasy sa buy bust. Hinatulang guilty ng korte si Eaton, pero si Berg napatunayang wala sa kalsada kung saan isinagawa ang buy bust dahil naipakita niya ang CCTV ng hotel room kung saan siya dinampot. Bali-balita yan ngayon sa Australia. Sabi ng pulisya, nakumbinsi sila noong magkasabwat nga ang dalawa, pero totoo raw na may pagkakamali ang pulisya na hindi na nila idinetalya. Kung kinulang man tayo ng konti, we respect the decision of the Honorable Court. Ako si Emil Sumangin, ang inyong saksi.